Para sa tatlo, ito yung pinakamagandang kulay. Yan yung ano ko, tingin ko ha. Presyo 13,000 pesos oh. 2x8. Diba? Ganda. Pero same lang specs na ito mga kabikers ha. Yan, same lang din yung presyo. Yun nga, ang pinagkaiba lang po niya is kulay. Yan, alloy nga pala ang tinidor dito. Hindi ko na banggit kanina. Yan. Yun, dito tayo sa Global Craze Bikes dito sa Quiapo, Manila. Yan, yung address nito 626 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Tapat lang po ito ng Raon, no? Yan, Raon Shopping Center. So, mayroon akong napansin dito na gravel, no? Yun, no? Gravel na mountain peak. Diba? Falcon 3000 Carbon Ludi. Yan, so alamin natin itong mga paisang nakabit dito. Mayroon na po siyang presyo 45,000 pesos. Gravel bike MTP Carbon Falcon 3000 700cc x 2x9, 45,000 pesos. So check natin yung mga paisang nakabit dito, kung worth ba talaga ang 45,000 pesos dito. Ayan. Pero sa batalya pa lang, parang panalo na. Carbon na kasi ito mga kabikers. Even yung tinidor nya. Ayan o. Oh. Mayroon siyang glitters. Ayan o. Oh. Parang galaxy. Metallic ang dating ng batalya. Pero nagbabago yung kulay nya o. Oh. Para siyang chameleon. Tapos may glitters. Nagbabago yung kulay. Tapos aerodynamic po siya. And internal cabling. Ayan. Diba? So may mount dito down tube, may mount dito seat tube, at saka dito top tube. Okay? Ayan. Seat post aerodynamic yan. No? Mountain peak. Ayan. May mount pa siya dito. Okay. Nakakurba pa yung seat stay niya dito. Hmm. Diba? Glossy. Tapos pro wheel ons ang kinabit na crankset. Ayan. Ngayon, mayroon pala ditong QR code sa ilalim mo. Ayan. Naka-actuated na pala ito mga kabikers. Yun. Mechanical hydraulic kung tawagin. So yung langis andito po sa kanyang caliper. Yan, wala dito sa mismong kablik. Okay, so ito ang tinatawag na actuated. Tapos naka true axle na po ito. Grabe, ang ganda ng forma talaga oh. Tapos naka floating rotors. Ayan. So tubay nga pala ang setup nito. Tapos naka direct mount ang FD. Hindi ka may butas dito mga kabikers. Silipin natin dito. Ayan. Sura nga pala ang RD nito. Shimano Sura. So 9 speed, nakakasit na to. Ayan. So yung gulong CST Tyrant. Yan, CST Tyrant. Aerodynamic din yung rims nyo from Aeroic. Fortisi nga palang sukat nitong gulong, 700x40C. Ayan yung mga knobs nyo. Marami siyang knobs na maliliit. Diba? Ayan, yun, ito yung pedals nyo, alloy na, tapos silvering. Yung upuan niya, mountain peak. Ayan, nakabalot. Ayan. So dito po ang adjacent ng kanyang saddle o seat post. Ayan. Diyan kayo mag-adjust.
Yung drop bar, naka-aero din, no? Tapos yung stem, Mountain Peak ang brand. Yan. So write down your comments below kung worth it ba itong 45,000 pesos na gravel bike MTP carbon. Yan. Ang hindi lang carbon dito is yung stem at saka yung drop bar. Siyempre yung STI nito, yan, sura. Nga pala yung tinidor, Mountain Peak din po ito, tapos naka internal. Ayan, yung heat tube, ayan mo, oh. Lupit ng heat tube nyo, tapered, diba? Okay, so ang hubs lang nito is generic. Ayan, throw axle pero generic. Wala kasing brand, wala tayong nakitang brand, kaya nasabi kong generic. Pero throw axle siya, ibig sabihin goods din yan, quality din yan, diba? Kahit sabihin natin generic siya kasi wala siyang brand, pero naka throw axle siya, ay nakakabit dito sa Mountain Peak na carbon pa. So ibig sabihin quality ang kanyang hubs. Problema nga lang, wala siyang brand. Hindi ko rin masabi na heroic kasi actually wala talagang brand. Pero soundcheck natin yung hubs nito. Even wala tayong nakitang brand. Soundcheck natin kung may tunog ba. Mayroon naman kahit pa paano. Wala tayong nakitang brand sa kanyang hubs. Ayan mga kabikers. Baka nagustuhan nyo to, baka trip nyo to. Pwede ngayong puntahan dito sa Global Craze Bikes. Itong gravel bike na Mountain Peak Carbon Falcon 3000. Meron tayong iba bike check na road bike. Ayan. So, presyo dito 13,000 pesos. And so, check natin kung worth it ba yung 13,000 pesos natin dito sa road bike na to. Yan. So unahin natin yung batalya, atomic po siya, na 52 ang sukat. Yan, aerodynamic. So yung kable, yan, naka internal na. Nasa loob lahat na kable. Nasa loob dumadaan ang lahat na kable. Yan. So orange and black ang kulay. Tapos dito tayo mag-adjust ng seat post. Yan, kailangan nyo ng allen wrench. So meron siyang mount dito, down tube at saka dito seat tube. So sa bandang seat stay, medyo manipis dito, tapos pagdating dito sa baba sa may drop out, bilog. And then mayroon dito nakalagay na LCF lights construction frame. So sa kanyang chain stay, mayroon lang nakalagay na chain protector. Ayan. Tapos may nakasulat dito na skate. Diba? Okay, so sa kanyang head tube, ayan, straight. Ito tayo sa kanyang crankset. Yan, napakalaki ang kanyang plato. Wala tayong nakitang bilang ng ngipin, pero wari ko nasa 50. At itong nasa likod is nasa 38. Naka-self bearing ang BB. Yan, FD clamp type from Micro New. Yan, 2x, siyempre 2x ang crankset. Yung crankset nga pala niya is alloy na. Tapos removable ang mga plato. So ibig sabihin, pwede nyong palitan yung plato kung anong trip nyong mga platong gusto nyong ilagay dito. Diba? So, dumako tayo dito sa kanyang RD ng kinabit, Micro New. Ayan. Micro New. Short cage. Ayan. Maiksi lang ang kanyang cage. Ayan po.
maiksi lang ang kanyang cage, tapos nakakasit na ito na 8 speed. 1128 ang ngipin ng kanyang cogs. So yung hubs na kinabit dito is from Atomic. And Atomic po yan. So sound check nga natin to, baka may tunog. Sobrang hina ng tunog niya. Brand Atomic ang kanyang hubs. Diba? So actually, halos wala siyang tunog. Sa rims na kinabit dito, Atomic Aero. Yan. Tapos yung gulong CST SAR. Tapos naka caliper na yung preno o naka rim brake sya. Ang seat post na kinabit dito is from Atomic. Yan. Yung saddle, ganun din, Atomic yun. Ball bearing pa ang kanyang pedals. Then, i-upgrade nyo na lang itong pedals nya. Diba? Okay, so dito tayo sa kanyang cockpit. Mayroon siyang spacer dito na tatlo. Mga alloy po ito. Stem alloy from Atomic. Headset, walang brand. So ang kanyang drop bar, Atomic din to na aero kasi malapad. Oh. So STI na kinabit dito from Shimano Claris. Ayan. Ayan ang kanyang hubs, oh, Atomic na quick release. Okay, so yung mga valve, ayan, Presta na po. Ayan. May mga ibang kulay pa to, mga kabikers, ha, tulad nito. Kung ayaw nyo ng kulay orange, black, mayroon tayo nitong Bianking kulay o Celeste. Diba? Same lang ang sukat, same lang yung specs, same lang yung price. Ang pinagkaiba lang po niyan is kulay. So actually marami pang ibang kulay dito. Yan, so ulitin ko lang. Ang presyo dito is 13,000 pesos. Yan, write down your comments below kung worth it ba ito. So sa tingin nyo is pwede na. Ayan, so pwede na. Pwede nyo nang puntahan dito sa Global Race Bikes dito sa Quezon Boulevard, Kia po, Manila. Yun, so ito yung ibang kulay. Yan. Actually, halos pareho sila ng kulay nung isa kanina na black and celeste o Bianchi. Pero ito, mas ano talaga to, mas Bianchi pa ang kulay na ito. Mas more in celeste ang kulay na ito. Iba, maganda. Para sa tatlo, ito yung pinakamagandang kulay. Yan yung ano ko, tingin ko, ah. Presyo 13,000 pesos, oh. 2x8. Diba? Ganda. Pero same lang specs na ito, mga kabikers, ha. Yan, same lang din yung presyo. Yun nga, ang pinagkaiba lang po niya is kulay. Yan, alloy nga pala ang tinidor dito. Hindi ko na banggit kanina. Yan, alloy na po ang kanyang tinidor. Ayun, napakaganda nito, solid na to. Para sa akin, mga kabikers, 13,000 pesos. Yan, kung nabibitin kayo sa kanyang specs o sa kanyang karga, pwede nyo naman i-upgrade.